What's up mga friends? Magluluto naman ngayon si Jingjing ng tofu and peas recipe. Nandito ang lahat ng mga ingredients na kakailanganin natin kasama na ang mga prices nila. Ito ang 6 na pirasong tofu na na-slice na natin. Isang slice ng dalagang bukid. Ang ating mga spices. Salt, olive oil, oyster sauce, cornstarch, garlic, toasted garlic, bell pepper, at onion. Una nating slice ang garlic. Bell pepper, onion, isahan na natin timplahan ng ating tofu. Lagyan natin ito ng konting iodized salt. At lalagyan din natin ito ng cornstarch para mas malutong ito pag ipiniprito na natin. Kailangan natin itong ma-coat evenly lahat ng tofu. Ngayon, nagpainit na tayo ng pan, maglagay na rin tayo ng olive oil na pagpiprituhan natin ng ating tofu. Isa-isa natin itong ipiprito. Okay.
okay na para balik ka rin natin. Ayan, okay na. Pwede na natin ito isalin sa isang strainer para patuloy na mantika. Ngayon, isunod naman natin itirito ang isang piraso ng slice ng dalagang bukid. Babalik ka rin na natin para maging pantay ang pagkakasin ito. Yes, ang ganda ng pagkaahon dito ng ating isda. Ahon na natin ito. Ang panghuli, ang pagluluto natin ng sauce kasama na ang ibang ingredients. Una natin ilagay ang bawang. Pwede na nating isunod ang sibuyas. Bell pepper. Para mas masarap, lalagyan din natin ng toasted garlic. Sunod na natin ang ating tinunaw na cornstarch pang palapot sa ating sabaw. Lagyan ng konting oyster sauce. Mag-add pa tayo ng isang tasang tubig. Budburan ng garlic powder. Spanish paprika para may anghang. Ground pepper. Haluin lang ng mabuti. Ihalo na ang spring onions. Pwede na nating isunod ang ating fried tofu. Haluin, takpan at hayaan pa natin itong kumulo. Okay na. Isalin na natin ito sa isang lalagyan. Ngayon, ang pinakahuli, lalagyan natin ito sa ibabaw ng sesame seeds. Luto na ang ating tofu and peas recipe. Nakakagutom na. Pwede na natin itong tikman. Kain na na!
sarap. Tamang-tama ang timpla. Nakakagana. Try nyo din, mga friends. Yummy! Approve! Thanks for tuning in. Make sure to like, share, and subscribe to this channel for more cooking bits and recipes.